mga animal, mga animal lovers, annyeong! And I am your Doctora Rox for giving you some information about gaano mo nga ba kadalas pwedeng paliguan ang iyong alaga. So, actually, ang pagpapaligo ng aso ng ating alaga ay hindi lang dahil sa hygiene, pwede mo rin itong maging indication para malaman kung merong skin problem or skin condition, allergies, kuto, garapata ang iyong alaga. Mas makikita natin, mas madali silang makikita kung basa ang fur ng alaga natin. Pero, gaano mo nga ba kadalas pwedeng paliguan ang iyong alaga? So, we have few factors na pwede natin i-consider. Una ay ang hair length o ang haba ng balahibo ng alaga natin. Kung ito bang mga balahibo nila ay nakakakuha ng mga dirt, mga madudumi, mga dirt, mga alikabok sa environment, baka kailangan silang mas madalas paliguan. Pangalawa, activity. Kung ang aso mo naman ay malinis, indoor, nasa loob lang, hindi lumalabas, nagpupupo lang, umiihi lang, pag nilalabas, then pumapasok na, well, kailangan mo siya i-consider kung kailangan mo bang mabilis, kung kailangan ba siyang araw-araw paliguan or hindi. Unlike sa outdoor dogs na maraming mga nakakasalamuha, andiyan yung mga alikabok, dumi, mga hole, mga gustong pumunta sa mga sulok-sulok, sa mga basang lugar, sila ang mga pwedeng paliguan ng mas madalas. Well, actually, kung malinis naman yung aso nyo, kung indoor lang naman sila, hindi sila ganun kalimit paliguan. Dahil, very important yung natural oil sa katawan nila. Ito ang mga natural oils ang nagsisilbing dahilan kung bakit maganda ang hair growth, ang tubo ng kanilang balahibo, at kung bakit maganda ang kanilang fur, kanilang balahibo at mga balat. And the more frequent yung pagpapaligo na ginagawa natin sa ating malaga, parang inaalisan natin o tinatanggal natin ang natural oil sa kanilang katawan, which makes them prone sa mga skin problems, sa mga skin condition, bacterial infection, fungal infection. Kaya ang tamang pagpapaligo sa ating alaga ay usually once every week, once every 2 weeks, or kung hindi naman siya ganun kadumi, hindi siya ganun madaling dumumi, pwede nang twice a month. And yung kalimitan na or kadalasan na pagpapaligo ay depende to sa kondisyon ng alaga mo, sa kondisyon ng balat niya, yung lifestyle ng ginagawa niya everyday. Kung madali ba siyang madumihan, lagi ba siyang lumalabas, so kailangan natin niyang i-assess. And pwede natin gawing once a week. Usually, mga na-encounter ko sa field, sa practice, sa clinic, lagi nilang sinasabi kaya nila pinapaliguan yung alaga nila dahil nag-aamoy aso. Well, to be honest, aso sila. Kasi tinatanggal niyo yung natural oils ng katawan ng aso, kaya sila nagkakaroon ng skin problem. So kapag nagka-skin problem naman, isa pa yung magiging problema sa'yo, diba? So wag natin tanggalin ang mga natural oils ng katawan ng aso natin para ma-lessen sila sa mga skin condition. Para hindi rin tayo magkaroon ng mga unnecessary na gastos, which is, in fact, kaya naman tong ma-prevent, kaya naman tong maiwasan. And may mga aso na malilinis, yung mga nasa indoor most of the time, hindi lumalabas, nasa loob lang ng bahay. Huwag natin silang itulad sa ating mga owners, sa ating mga tao na gusto natin maligo most of the time. Kasi nakakadry po yun ng kanilang balat. Yung akala natin, syempre tayo gusto natin mabango, gusto natin walang amoy, pero hindi natin nalalaman na unti-unti na pala silang nagkakaroon ng mga kondisyon sa kanilang balat. And isa pa, base sa mga experience na na-handle ko sa clinic, lagi nilang pinapaliguan daw yung alaga nila dahil gusto nila mabango. Tandaan natin na yung scent ng shampoo ay masakit sa ulo ng mga alaga natin. Pwede itong magkaroon ng mga asthma, mga allergies na bigla nilang sinisipon, sneezing.
So, 'di ba, nagkakaroon sila ng sakit which kaya naman nating i-prevent. Sometimes, nagkakaroon ng asthma yung mga alaga natin dahil sa mga sobrang fragrant na mga shampoo. So, anong dapat natin gamitin? Mga mild shampoo lang na pwede naman natin itong itanong sa veterinary clinic, sa mga attending vet ng alaga natin kung ano ang best shampoo sa ating mga alaga. Pero syempre, iba ang usapan kapag meron ng skin condition yung mga alaga natin. Meron silang mga special shampoo para sa mga iba't ibang sakit ng balat. Meron mga shampoo na for antifungal lang, may shampoo na pang antibacterial, antifungal, may shampoo rin ng mga antiputo. So before tayo gumamit ng mga special shampoo, kailangan natin magtanong, kailangan natin yan sabihin sa attending veterinarian ng alaga natin para ma-address talaga kung ano ang skin problem ng alaga nyo. Diba? Kasi mas mahirap yung bibili-bili lang tayo ng mga shampoo and then hindi naman pala gagaling. So parang nag-trial and error tayo, mas lalo lang napapalaki yung gastos. Siyempre, ibang usapan kung gaano nyo sila kadalas papaliguan. Usually, kapag merong, kung gaano ka-severe yung skin problem ng alaga nyo, doon nagbabasa kung gaano kadalas sila papaliguan. Pero usually, kapag hindi naman siya ganun ka-severe, twice a week pwedeng paliguan with the special shampoo, of course. And, since ang topic natin ay about sa pagpapaligo, kung tayo naman ay mahilig sa aso, mahilig sa mga mababalahibo, mahaba, or buhaghag yung buhok na alaga natin, wag tayong masanay na tayo yung gugupit sa mga buhol or sa mga mat ng alaga natin. Pwede tayong pumunta sa mga malapit na veterinary clinic para magpag-groom. So, makikita natin dito kung paano yung mga gusto nating style na pwedeng gawin ng mga groomers sa ating alaga. Kung ang balahibo ng alaga mo ay matted or buhol-buhol, tapos gusto mo maging shiny and long, ako na po ang magsasabi na hindi yon pwede. Paano? Yung mga gusto nating style na pwedeng gawin ng mga groomers sa ating alaga. Of course, bago mangyari yung gusto nating style, dinidepende yan sa sitwasyon ng balahibo ng ating alaga. Kung puro buhol-buhol din gusto mo, lion cut. In some cases, pinipilit na owner, pero to tell you honestly, bakit hindi pwede? Hindi dahil ayaw ng groomer mahirapan. Bakit? Kasi once na pinilit suklayin ng groomer yung buhol-buhol or matted fur na balahibo mo, mas lalong nasasaktan yung alaga mo. Imagine, sa buhok lang natin na kapag buhol-buhol, mahirap na natin siyang suklayin. What more pa sa mismo alaga natin? Kaya kapag dinala nyo ang aso nyo sa mga groomer, sa mga clinic, they will just advise you the best solution para sa alaga nyo. So, katulad dito sa video, some dogs are mabait kapag hinahandle ng ibang tao. Siyempre, win-win scenario yun sa groomer at the same time sa kung anong gusto natin style magawa sa alaga nyo. Kung ang aso nyo ay spoiled, may times or pwedeng sila yung mga malilikot habang ginugroom. So, kapag mismo kayo ang gumugupit sa alaga nyo, that's the time na pwede silang magupit unnecessary. So, dalhin na lang natin sa mga professional groomer ang ating alaga para ma-prevent yung ganitong scenario. So, other things na pwede nating idagdag sa topic ay ano nga ba yung tubig na dapat natin ginagamit sa alaga natin. Usually, parang sa baby, hindi naman tayo gumagamit ng sobrang init, sobrang lamig, yung katamtaman lang, yung lukewarm water. To be honest, hindi lahat ng aso gusto ang naliligo. So, kapag alam na nilang naliligo sila, yung iba tumatakbo, natatakot, so the body is going under stress already. And then, kung papaliguan mo pa siya ng malamig or sobrang init, madadagdagan lalo yung stress factors na meron sa alaga nyo. And, ano pa, mga common na tanong? So, kadalasan or kalimitan, sinasabi namin na kapag bagong bakuna ang aso nyo, hindi muna sila pwedeng maligo for a certain days.
Dahil kapag napaliguan nyo ang alaga nyo pagkatapos ng bakuna, bumababa yung temperature nila. Which is, kapag bumaba ang kanilang temperature, bumababa ang panlaban nila or bumababa, kumbaga, ang kanilang immune system, which prone them na magkaroon ng mga colds or panibagong complication na naman. So, bigyan natin sila ng 5 araw bago ulit natin silang paliguan. So, ang technique, bago natin sila dalhin para sa schedule ng kanilang bakuna, might as well paliguan na natin yung ating mga alaga. And, isa pang factor na huwag na natin paliguan muna pag matamlay ang alaga natin. Alam naman natin kung paano, kung kailan matamlay ang alaga natin. Dagdag pa na bakit bawal paliguan yung aso nyo pagkatapos ng bakuna. Dahil katulad ng sinabi ko, hindi lahat ng aso gusto ang naliligo. So, minsan makita lang nila yung mismong lugar ng pagpapaliguan, stress na yun sa kanila. Dagdag pa na nabakunahan sila. And, yung stress factors, sabihin natin aabot na yan sa 50-100% na pwedeng maging cause ng pagtamlay ng inyong alaga. So, muli, bigyan nyo sila ng 5 days na palugid after mabakunahan. So, yun lang muli. Hoping na nag-enjoy, may natutunan, and don't forget to like, subscribe, and comment down below for any suggestion na gusto nyo i-cover. So, yun lang. Thank you. Stay safe, guys. So,